Oh, ito na yung project Honda City. So, sisimulan ko na ngayon yung mga issue. Ay, yung issue na kailangan actionan dito sa project car. Isa sa issue na pansin ko dito ay yung idle niya. Hindi maganda yung minor, unstable, tapos meron siyang jerking or kadyot. Inalam ko muna kung anong pwedeng maging dahilan ng pag-jerk habang umaandar. Isa sa naisip ko ay yung ignition coil. Kasi yun yung madalas nagiging issue ng mga ganitong sasakyan. O halos lahat naman. Para nagkakaroon ng jerking, pwedeng ignition coil or spark plug. Pero marami rin na reason kung bakit nagkakaroon ng jerking. Pwedeng IACB, ignition coil, spark plug, or yung TPS, pwedeng fuel filter, fuel pump, tapos yung EGR, kung naka-EGR na yung model, yung unit nyo. Pero ilalagay ko pa rin dito yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng jerking para sigurado. Baka kasi may mga hindi ako nabanggit. Ito pala, naka-order na ako ng ignition coil galing sa Shopee. Hindi ko alam kung original talaga, pero ite-testing ko. Tapos ilalagay ko din yung link para may review na rin tong ignition coil doon. Ayan. Pero mukhang original naman kasi meron siya mga ayan. Pero ewan, kayo na mamusga. Testing ko muna. So kung hindi maganda, papalitan ko ng original na brand new or surplus. So ang ginawa ko para masigurado kong ignition coil nga ang sira nito, kinuha ko yung dalawang pirasang ignition coil. Tapos pinalit ko dun sa isang unit namin. Honda City rin yan, pero automatic transmission. So same lang naman yung gamit nila ignition coil. Kasi 1.5 yung makina nila. Kaibahan lang yung transmission. So nung paglipat ko dun sa isang Honda City namin, yung naging issue na ito, nailipat din dun. Nagkaroon ng jerking. Kaya dun ko nalaman na ignition coil nga yung sira. Yan. Sinubukan ko munang pagpalitin yung ignition coil ng dalawa naming unit para sigurado bago mag-order ng bagong ignition coil. Pwede rin pala itong i-repair. May nabibiling repair kit na ito. Pero kami, bumili na lang ng bago. Tapos apat na kinuha namin para isang set na. Pero hindi naman to lahat sira. Pwedeng dalawa lang or tatlo. Pwedeng isa. Pero para sigurado, apat na kinuha naming ignition coil. Yung ayos pa dyan, gagawin na lang naming spare. Babaklasin ko muna yung lumang ignition coil para may lagay ko tong bago. Ito pala, kung mapansin nyo, may mga leak sa gilid. Kasi yung valve cover gasket niya, need ng palitan. So, sa next video, yun yung papalitan ko. Papakita ko sa inyo yung pagpalit ng valve cover gasket. Ito pala yung lumang ignition coil. Kalas ko na. Yung dalawa muna. Yan. Medyo corroded na yung loob niya. Pero pwede ito ma-repair. Ayan, ilalagay ko na yung dalawa muna para ma-compare ko kung may magbabago. Ayan na yung idle niya ngayon. Medyo stable na siya. Compare kanina. Doon hindi ko pa napapalitan yung ignition coil. Pero ite-testing ko pa rin na gamitin sa labas kung mawawala na yung jerking. Yun talaga yung gusto kong mawala na issue. Kasi ito, kung di pa ito mawala na sa RPM niya, pwedeng AICB lang naman ang sira nito. Yun lang naman, kailangan na cleaning or baka stock up na kaya papalitan na. So, ayun na nga, bumaba na yung mga pasahero ko. Ngayon, na-testing ko na siya. Papunta, galing sa bahay, tapos papunta dito sa St. Peter.
Ayun, may pinuntahan kasi sila. So, ito na yung ano niya, idol niya ngayon. Okay naman yung primera, segunda niya, wala nang jerking. Di na tulad nakaraan, may hatak na ulit. Ngayon, i-observe ko na lang kung tatagal ba tong ignition coil. Galing sa Shopee, ayun o. Diba, okay naman. Wala itong aircon na, pag inon ko. So, i-observe ko na lang habang inaayos ko yung mga issue nito. I-update ko naman kayo kung ano magiging performance niya. Kung hindi naman maganda, ibabalik ko na lang yung dati kung alin doon yung okay pa, or papalitan ko ng surplus or brand new na siguradong original. So gusto ko rin kasi matesting yung quality nung sa Shopee, malay mo okay naman. Ito mga master, second day or third day na pala, third day. Ginamit ko naman siya from Daraga sa bahay namin papunta ng Ginubatan. Nasa ilang kilometers din yun. Okay naman yung performance niya. Hindi na siya nagkakadyot tulad nung dati. Kung sa ganyan traffic, dati hirap na hirap ako eh. Kasi magka-primera, segunda, grabing kadyot yun eh. Pag nasa primera, segunda, yung jerking. Ngayon wala, okay na. Kahit may tresera ko na agad. So, working naman. Sana tumagal yung nabili ko sa Shopee. So, hanggang dito lang mga master. Abangan nyo na lang yung mga susunod kong upload para dito sa project car, mga papalitan kong parts. O mag-update na lang ako